panahon ngayon at yan ang gusto ng mga magsasaka, bubulan, aaraw. Hindi alam na ano na ito isa pwedeng maging pagkain. Two, one or two decades, merong outbreak sa baboy ang campaign niyan eh, lalo sa mga kabataan. Para mas makakampaign tayo ng pag-aalaga ng isda. Pag-aalaga natin, pag-uusap ang pumatay ang mga negosyong pangkabataan. Mag-agree na tayo! Magandang araw, ako po si Amy Cuico at ito ang Mag-agree na tayo. Ayan, ngayong araw kasama po natin si Engineer Jose Deso, ang chairman ng SINAG o Samahan ng Industriya ng Agrikultura, at si Dr. Corazon Occidental, ang presidente ng Philippine Veterinary Medical Association. Ayan, hello po! Hi, Ami. Hi, Kasendo. Kumusta na? Kumusta na? Hello, Amy. Hello, Doc. Cora, kumusta lahat? Ito, nakakaraos. Natatakot man sa bagong variant ng COVID na yan, di ba? Kaya nakalagay sa likod mo, stay safe. Safe. Yeah. May paalala tayo. Stay safe. Yeah. Timing yan sa new variant, di ba? Nakarating na daw sa Hong Kong. Yung yan. Nauna pa sa atin. At ang may dala pa po, Pilipino. Yun ang Pilipino ba o foreigner? Ang passenger. Passenger from the Philippines. Yun kung anong nationality. Ah, okay. Correct natin. Passenger from the Philippines. Wala pa pong nationality. Oo. Parang years to home. Mga manonood. At least hindi pa sure na Pilipino. Opo. Alam niyo po ba sabi nila sa mga nadidinig ko, ang mga target na to or mas prone dito ay mas mga bata. Kumbaga, yung COVID-19 is para dun sa mga senior, mas matatanda. Dito daw po, this time, is yung mga bata daw po ang affected. According po dun sa naririnig ko na balita. And it's 70% more infective. Mabilis, no? Opo. Ang tanong ko kasi, yung bang makavaccine natin ngayon eh, applicable din dito sa mga bagong lumalabas? Wala pa siya sa new variant. Yan ang challenge ng mga scientists dyan eh. Di ba Kasendo? Dito lang yan eh, sa original, ano, sa first strain. I think hindi pa nila na, ano, eh, na nakita kung pwede dun sa second. Yun, wala pa. So let's pray na pwede, di ba? Pero makita mo yung daily ano ng UK, grabe. Ang dami palagi. And yung mga number of new cases and number of deaths ay nakakalula. So, pag-isipin mo, number 29 ng Philippines and few, hindi mo maabot sa 100 and few thousands, 1,000 plus minus a day. Okay na rin. Baka nag-iingat pa rin ng mga Pilipino kumpara sa kanila. Yeah, compare sa kanila. Opo. Saka piling ko mas malakas yung resistensya ng mga Pilipino, mga mas batak tayo eh. Mas mainit din dito kahit paano namamatay. Oh. Kung sabihin yan, baka mamaya kala nila resistant tayo. Tapos hindi na tayo tanggapin sa ibang countries ano, kasi carrier daw tayo. Anyway, light moments muna. Paano natin i-celebrate ang trickings? Nagse-celebrate pa kayo ng trickings, Ami Kasendo? Hindi ganun ka. Ako naman, laging nagse-celebrate ng trickings kasi patak sa birthday ko eh. Yun ang gusto ko itanong. Cora, paano mo naman si-celebrate ang birthday? Sabi ko, mababatiin sana kita. Happy na birthday pa. Thank you. Happy New Year and happy birthday. Alam mo, yung 3 kings dati, 6 kings yan. Yeah. Napasa ko yun. Ano ba? I believe so. Sige, ikwento mo, Kasendo. Sige nga, Kasendo. Yung Burger King pumuntang US. Yung US. China, pumuntang China. And yung isa, yung sa atin, Tapa King. yan yung gusto ko sa'yo Kasendo eh. Yan, nakakagutom yan, tatlong hari na yan. Pero may tanong po ako sa inyo, mahilig po ba kayo sa banana queue? Oo!
Mga saging-saging. May tanim din ako, may tanim din akong yung pang-banana cube. Saba, yan. Saba. Oo, saba. Meron, oh, meron. Yan, yan. Tamang-tama ba sa topic natin ngayon, Amy? Yon. But ito yung walang hari pero may puso. Yeah. Meron din siya. Naku, ako na lang ang wala. May baon din siya. Kaya namin yung entry mo. At yung puso niya pwede kain, no? Opo. Ay, naku, itong puso ng saging, gusto ko punta sa kare-kare. Yes. Kare-kare. And ginataang puso ng saging din na may halong hipon, di ba? Yun, nasarap. Lahat ako, gutom na laman ako niya. Kinugusto na naman natin yung sarili natin. Pero ito po sa akin, parang bagong-bago po para sa akin ito. Ano ba yung tamang proseso sa pagtatanim ng saging? Pati po yung pag-production. Eh, ang saging po ba ay hanggang prutas lang? Yan eh, mga tanong na gumugulo sa aking isip. So, mamaya po, meron tayong mga kasama. Ito eh, itong tao na to minsan nakasama na natin na talagang ramdam na ramdam ko yung pagiging passionate niya sa pagdating sa agrikultura. Kaya mamaya po, makakasama po natin ulit ang ating bisita. Yung Doc Cora, yung mga lakatan, ano ba yung lakatan? Yun ba yung maliit? O yun ba yung mahaba na ano? Yun yes, yung ang alam ko sa lakatan, yung kinakain talaga na matamis. Hindi yan yung ginagawang pananak, yung kasendo, di ba? Yeah, oo. Ito yung mas mahaba yata ito, yung lakatan. And yan yata ine-export. Yes. Iba ba yung princess? Taba yung princess? Ang dami kasi variety ng saging. Yun ang, yung, kaya, yan ang tatarawin natin, mamaya. Ito pala, senyorita. Senyorita, so, pantagaytay lang yun, yung mga maliliit. Yun. Yes. Okay. Yeah, pag-uusapan natin lahat yan, usapang saging na may puso. Yan ang ating pag-uusapan. Pabalik na, mag-agree na tayo. Mag-agree na tayo. Mag-agree na tayo. Nagbabalik po, mag-agree na tayo. Ayan, sabi ko nga kasendo, itong ating guest at Doc Cora ay hindi na po iba sa atin. Nakasama na po natin siya. At nakasama natin siya noong nakaraang araw lang at pinaunlakan niya po tayo ulit para sa ating show. Ayan. So ngayon po, pag-uusapan po natin lakatan, saba, pati ano ba yun? May sinabi pa siya, pero mamaya ipapaulit ko sa kanya. Abaka! Ayan, yan. So ngayon po, makasama po natin si Sir Grover Rusit. Hi, sir! Hello! Hello again, hello, Grover! Hello. Nice yes, to see you again. Thank you. Hello, Doc! Hello, Kasendo! Yeah! See you! Ayan. At least, nakita ulit tayo. Agad-agad. Pinabukasan agad, magkakasama pa rin tayo. Pero Sir Grover, simulan ko po ito. Kasi madami akong sinabi na variety eh. May saba, may lakatan, may senyorita, at meron din pong abaka. Ito ba, paano natin ito tinatanim, lahat ng ito? Pare-pareho po ba? Itong mga saging, family of saging na tinatawag natin, ang pinaka-common sa Manila na kinakain ng taga everyday is si lakatan. Ayan ang lakatan. Everyday. Table banana is si lakatan. Yun namang sa mga yung barbecue, yung mga banana cue is di saba or di kardaba. Saan na naman ang specialty mo, Grover? Meron ako niyan. Yun naman pang export, ang tawag niya is kabinis. Ah, I thought it's the lakatan also. Ako rin, kala ko. And then yung yung maliit na sinasabi ninyo, for export din yan sa iba, no? Yung senyorita. Senyorita. And then the last one is the abaca, which is the same family. Yung nasa Baguio, yung nakikita na mas maliit konti, anong tawag doon? Binolan ba yun? Tawag? Yes, but it is on the family of the senyorita. Ah, okay. Iba-iba lang, parang lang siya na, kumbaga sa pa na crossbreed. Sir, paano yung tinatanim? Puso ba? Buto? Ano ba tinatanim?
merong, kung sa abaka, merong nagtatanim yan through buto. Pero the best, ano, from our experience, the best to plant banana is came from a banana tissue culture. Yung galing sa laboratorio. Kasi pag ang advantage if your saging is galing sa laboratorio, number one is early ang fruiting time. Mga 8 to 10 months, daron ka na. Oo, 8 to 10 months. Ilan naman ang, kumbaga laying period, ang fruit bearing trees nila, period. Yun nga, it will start to puso mga 8 months and then after some, depende kasi sa elevation yung pag-harvest ng saging. Pag high ang elevation, medyo mataas yung number of days from puso. And then pag mababa siya, medyo mainit naman, madali yung yung pag-harvest. Manong bear, ito ba, may female and male ba ito? Or wala naman? Wala, if it is, wala, kahit pag corm yung itinanim, suhi yung itinanim, or galing sa laboratory, wala. Talagang mamumunga yan. Ah, sigurado. At least, sigurado. May assurance tayo na mamumunga, di ba? And it takes mga 10 months, kaya magandang combination with nabanggit natin last time, yung cacao, no? Magandang combination. At least, kasi yung cacao, 2 years, di ba? While waiting for the cacao to bear fruit, kumikita ka sa saging. Yeah. And then, ang kita mo sa saging can be maintained sa cacao mo. Hindi ka nabubunot ng pera sa bulsa mo to maintain your cacao. It's on the proceeds of your banana that would be used for the maintenance of your cacao for the next 2 to 3 years bago productive ulit yung cacao. Bear. Kaya nga, combination yan eh. Mm-hmm. Bear, so, may paniwala ako madaling itanim at madaling palaguin ang saging. Tama ba ako? Mas madali siya, but you have also to be careful with the sanitation. Kasi ang pinakamabilis na sakit ng saging, madali lang siyang kakalat sa buong farm. Davao now is infected, almost all of Davao. Ang problema ng Davao ngayon is leucosarium. Ano? Leucosarium? Leucosarium. Leucosarium, ang sakit ng saging. I see. Ang problema ngayon sa Davao because ang sanitation kasi anybody can parang COVID, no? Uh-huh. O maapakan mo yung infested na pusaryum pag pumunta ka sa farm na meron din pusaryo, walang pusaryo, mai-infect 'yon. Pero bacteria, ano siya, bacteria o virus? Fungus. So ano nangyayari doon sa banana? Kakalat. May kakalat 'yun doon, but kung magaling din yung nagmi-maintain, i-cordon, i-control. Meron din control yan. But if you have no idea how to maintain that banana plantation or the banana farm, it will, the whole farm will be infected and wala ka talagang ma-harvest. But those are in the other side. Pero pag maganda ka, magaling ka, maganda din ang kita ng banana. Kahit anong klaseng banana. Kasi it is a staple food eh. Kailangan talaga ng mga tao. Yes, madaling ibenta, madaling kainin. Kaya lang ang disadvantage is saging is a very perishable goods. Mabilis din masira. Mabilis masira, madaling mabrusing, yung magasgas. Hindi basta mapapreserve. Yeah, yun. Pero all year round ito, 'di ba? All year round ang ani ng saging. Once it will start to bear fruit, almost every 5 months or 6 months. Kasi mother plant, meron sumusunod. Pagputuli na naman itong anak, meron namang susunod. So ang cycle niya, every 5 to 6 months. 4 months ang iba. Taon naman sila nabubuhay, ang puno ng saging. Ang banana is depende sa agricultural sagap, no? Good agricultural practices ng isang farmer. Kasi kung careless ka sa sa farm mo, it would be easily be infected with those sakit na ngayon, no? So yan lang ang kalaban, pusarium. Panama wilt, meron tayong sigatoka, yun. So medyo marami-rami din, kaya nga merong maintenance ang saging eh. Ang maintenance ng cacao, mas rigid ang maintenance ng saging. You have to spray it to the minimum of
15 days, every 15 days or even every week. But for cacao, pag fruit bearing na yan, kahit isang beses sa dalawang buwan, isang buwan, mas resistant ang cacao pag malaki na. But for saging, it really needs to be fenced, to be cordoned, hindi mapasukan ng ibang tao, hindi mapasukan ng ibang mga hayop, because that animal or that stray animal came from an infected banana plantation or banana farm, then papasok sa farm mo, well, yun, maging infectious, magdadala siya ng fungus doon. Anong bear, yung ano pala, yung itong banana, sabi mo 10 months, di ba? Pwede ba akong bumili ng 3 months na para at least mag-start ako sa 3 months na? Ang banana from the laboratory, meristem ang tawag niyan, yung ganun-ganun kataas. Meristem yan. Ilalagay yan sa nursery, alagaan yan. It will take you 40 to 45 days, plantable na yan. Ah, okay. Kasi pag lalampas yan ng mga ganun kataas, maging stress yan pag tanim mo sa field kasi naiipit na yung ugat niya sa ilalim. So kailangan within 45 days to 60 days ka lang mag-stack ng saging sa nursery mo bago itanim sa field. So yung 3 months old, malaki na yan. Mm-hmm. Malaki masyado okay. Na yan. Oh? Yeah. Ito hindi na matakaw sa tubig, no? In its juvenile stage, kailangan. Kaya nga kung magtanim kayo ng saging, timing mo talaga na... Tag-ulan. So, discourage namin magtatanim ng saging from February, March, April until the middle of May. Pag mga late May or early June, that's the start to plant saging na naman. Ang ano kasi sa saging, ang pinakamaganda is the banana tissue, which is pinatubo mo sa laboratory. Number one, madali siyang mamunga. Number two, you have a sure harvest. Kasi hindi talaga siya infected with any other diseases or fungus. Kasi galing sa laboratory. Number three, you are assured of 3 generations. Meaning, ang bunga, putulin mo, ang nagsunod, at saka pangatlo. Yun ang assurance ng isang tissue cultured banana. But if you will be buying corms, if you will be buying yung suhi, sometimes pag dumalaga na, doon palalabas yung sakit yung bansita, yun. So para safe ka, maliit man lang ang diferensya, and then sa competition namin, maliit lang talaga ang diferensya ng tissue cultured at saka sa suhi. So better buy the tissue culture para safe yung first 3 years mo or first 2 years. Sir Grover, may nakikita ako kasi, 'di ba, tissue planting nga yung ginagawa, no. Pinababad muna nila sa pesticide bago ilagay sa butas. Tapos yung mismo butas sa pagtatamna, nilalagyan nila ng fertilizer. Saka ng Foroda ba 'yon? Opo. Pwede po, pwede. Most of the time, the best to do it is your basal fertilization must be an organic or organic fertilizer or organic one. Bakit? Pag mag-ulan siya, yung organic matter na linagay mo as basal or basal, mag-aabsorb yun ng tubig. So when the rain comes, parang yung basal fertilization mo when rain comes, parang mini reservoir mo yon. Kasi hindi na tatagos yung tubig ng ulan. Kay very porous material man yung organic matter. Very porous material. So parang sponge yun na nandyan sa ilalim, nandito yung saging mo. Parang sponge yun. Yeah. So, kung merong taas na init, doon siya kukuha ng tubig sa basal fertilization mo na organic matter. After 3 months or after 2 months, that's the time you start the side dressing ng synthetic fertilizer. Iba kasi ang synthetic pag ibasal mo siya. When rain comes, yung synthetic fertilizer, wala siyang holding capacity or wala siyang characteristics na mag-hold ng water. Instead, sasabay siya sa
sa tubig na papasok sa ilalim, sasabay siya sa pailalim ng pailalim hanggang hindi na siya maabutan sa roots. So the best thing to do is your basal fertilization must be an organic one. Chicken dung or a combination or whatever. So isa lang ang you have to be reminded. Pag magbasal kayo, make sure that it is super dry. Bakit? It is only si Haring Araw ang best disinfectant and best sanitizer sa buong mundo. So ang magtanim nito, Manong, is around 10 o'clock, ganun? O 1 o'clock? Anytime of the day. Anytime on the day, you can plant. Basta rainy season. But the basal fertilization should be done, not the synthetic one, as basal. Yeah, okay. Para maging sponge siya sa ilalim. Pag may ulan, siya ang mag-hold ng tubig. Merong tubig siya masip-sip later on. The way I look at it, medyo mas sensitive at mas mahirap alagaan ang saging. Pero ano naman ang kumpara sa kakao? Eh pero, Bear, ano naman ang mas sulit? Ang kakao ba o ang saging? Okay. In terms of monetary maganda ang return. Kita. Maganda ang kita ng saging. Oh. Kaya lang ang saging will not masaya lang, pero mas maganda. Will not stay forever in your farm. It is just temporary. Kaya na, maganda saging muna, kakao. Kasi pag mawala na yung saging, because it is not forever yung saging. Uh-oh. Pag mawala yung saging, parang nag-switch cropping ka lang from banana to cacao. Kasi pag tubo ng cacao, it will stay there forever na. Okay, na-mention mo kasi kanina 3 generation ang lifespan ng saging. Ano bang conversion nun sa number years. Of years? Mga 4 years. 4 or 11 years. Pero so, ano yan, conservative yan. Then mamamatay na sila, mamamatay. Oh, sa sakit, meron. Papasok yung fungus. Pero that is the very conservative one. Magaling ka mag-alaga, aabot yan ng 6-7 na cuttings. Kung walang fungus. Walang sakit. Ah, Manong Bear, yung sa akin, mga 8 years na, yung... Wow! Yung puno. Kumusta, Kasen? Ang problema, ang taas na. Magaling ka mag-alaga. Pasukan mo yan ng kakao. Walang kusaryo mo. Wala pa sa Luzon. Kaya nga, ang seedlings ngayon cannot be transported from Davao. Basta mayroong lupa, bawal yan. I see. Sa quarantine, that's bawal why yan. You are lucky, Kasento. Gano'n naman kalaki yung sagingan. Maliit lang, around na, no? Variety, Saba. Ang palaki na ganyan, ha? Saba o Lakatan? Saba. Yun ang pang banana queue. Yeah. Ang saging naman, Kasendong, basta maliit lang siya na volume, it can be easily, mas matagal siya. Yun ang pang malaki. 3 hectares, 5 hectares, 10 hectares, 20 hectares. That's why it lasted for 80. Oh, hindi mo makontrol yung surroundings eh, yung perimeter sinong papasok. The other side. Whereas yung sa mga sagingan sa Davao, multi-hectares eh. Multi-hectares, 20 hectares. Dami yan, po talaga. Ang follow-up question, Bear. Okay, kasi ini-imagine ko nga ang kakao forever supposed to be partner siya ng banana. Pero ang banana pala, ang 3 generation niya up to 6 to 7 years. Then namatay. Pwede uling in the future saging pa rin ba ang itanim? Hindi maganda if you outright plant again the saging. You have to rest the soil para yung mga fungus, mga bacteria na nandiyan mawala muna and then... Situate mo nang mamatay. Oh. So in the meantime, dyan napapasok yung mga suggestion mo na root crops. Yun. Papasok ka na ng papaya. Papaya. Forever ang pakinabang sa magandang klaseng lupa. No? Opo. Sir Grover, di ba sabi mo may mga fungus yung banana? Hindi ba naapektuhan yung kakao? Hindi naman, ma'am. Mas ano ang kakao? Mas resilient ang kakao. Mas magaling siya. Kasi it is considered as agroforestry. Mas stronger siya pag malaki na. At saka isipin mo, hindi namamatay. Forever. Forever nga. Doc, forever. Hashtag forever tayo dito. Pero Sir Grover, nakikita ko kasi, di ba, pasok tayo. Pag-usapan na natin yung mga sakit.
Ano naman po yung ginagamit yung mga gamot para po itong mga sakit meron naman. Ay meron naman gamot lahat. Depende sa analysis mo na merong stronger baga sa damit pa small large and small medium and large. Pag medyo grabe na yon, doon ka na sa mga pinakamalakas na mga fungicide at saka insecticides yon. Depende sa gravity ng sakit. Meron na ngayong ma'am, dito sa farm ko, meron na ngayong nag-study ng mga tissue cultured bananas na linagyan ng strain na hindi siya madadapuan ng sakit ng mga yan. Have you heard yung Yulapor na parang mang ganun, nilagyan ng mga nila sa genetics nila na parang resistant sila. Yeah. Pero hindi yun nakakasama sa katawan. Linagay lang yan because of this problem that occurs in the bow. So dito yan nag-study sa farm ko. So far successful ba Manong? Successful ongoing ba yung... ongoing pa siya. Maybe about next year meron result siguro or the next following year. Kasi magtatanim pa kami on the areas that is infected. And then titingnan namin kung mag-resist siya. Well, I'm good. And it will take you 1 year to wait. Ah, okay. Mm-hmm. Alam niyo, Emmy, tsaka Doc Cora, ang Davao ang talagang nag-export sa sa other countries, di ba? Kaya dapat proteksyonan ang banana industry. Yes. Banana and pineapple industry yan ang major exporter. Pineapple and cacao. Robert, may tanong ako. Yung medyo maselang pala ang banana, malaki ang kita. Pero medyo maselang. So sa isang ektarya, mga ilan yung laborers, farm workers natin dyan? I mean, every 7 to 10 days ay kailangan mag-spray. If you have about 1 hectare, ang ratio dyan, pag matagal ka na sa banana industry, you can do it 1:1. Oh. 1:1. Regular ang pag-spray nun, walang lapse. Oh. One hectare is to one farmer. And then, nandiyan ka nagsusuko. Hindi naman, yun lang talaga ang karamihan kasi sa failures ng saging is ako nakabiliin ako ng 2 hectarya, tanim agad. Which is very dangerous sa farmer side na baguhan. He has to go some training, yun, ano ang bantayan talaga, ganyan. The same thing with cacao. You have to undergo training. Sir Grover, may nakikita ko ng mga saging na pagtanamungan na binabalot nila ng plastic. Yes. Almost dito sa Davao binabalot. Oo. Ano po yung purpose nun? Protection. One of it, protection. Number 2 is makinis yung saging mo once it will be harvested. Walang para mas maganda puncture. Yung price. Walang mga puncture, walang mga itim-itim, yan. And then, yung sa mga saba, pag early balot mo yan, wala yung itim-itim, yan ang tawag niya sa Tagalog. Sa Bisaya yan, tibagnol. I don't know the Tagalog term for that. Yung parang pagkain mo, matigas na... Yeah, sa loob. May mga puon sa loob, yun. Hindi mo maano ang balat niya hindi mo makuha kasi dumidikit sa ano. Yan early bagging lang ang Ang gagawin. So ang farm mo, Grover, at any given time saging, lakatan. Yung mga cacao. Farm ko na maliit pa ang mga cacao, may saging talaga. Ayun. Pero yung mga malalaki wala na. Hindi na rin siya mag-thrive kasi covered na ng mataas na yung canopy ng cacao, so wala nang ibang tanim. Except kung fruit trees, yun. Ang fruit trees ay taas, ang cacao sa baba.
So dalawa na lang. Tuloy-tuloy na ang harvest niya sa kakawin, hindi na niya kailangan ng ibang ano eh, no? Pag gano'n nakalalaki. Yes, mga every 15 days, kung malaki yung kakao mo, you can harvest every 15 days. Opo. Sir, bago tayo mag-break, iwanan ko itong tanong sa iyo. Paano ba hina-harvest itong mga bunga nung saging? Pag-usapan po natin yan sa ating pagbabalik. Ito po, mag-agree na tayo. Agree na tayo. Agree na tayo. Agree na tayo. Ibabalik po, mag-agree na tayo. At iniwan ko yung tanong na paano ba mag-harvest ng mga bunga ng saging? Kasi Sir Grover, nakita ko parang yung iba pinuputol na nila yung puno. Tama ba yun? Ang pag-harvest ng saging are nagdepende sa elevation ng farm mo. The lower the elevation, ang tawag nila dyan mga lowland na saging, mas madali is yung number of days na ma-harvest. Yung matagal na ma-harvest is yung nasa itaas. Kasi pag malamig, matagal ang maturity. Ngayon, ang pag-harvest niyan is putol, lalo na yung lakatan, ang pag-harvest niyan, putulin yung saging na pag matumba na siya, hindi aabot yung bunga sa lupa. Hindi talaga siya aabot sa lupa, saluin niya ng farmer at saka puputulin, saka padalhin sa processing area. Oh. Pinakita ko may sinusukat pa sila. Sinusukat pa nila yung saging. Before. Parang meron silang caliper. Yun yan. Pang ano yan. Sa pang-export yan. But for the lakatan, wala. Ang market mo, Sir Grover, ang market mo ay yung konsumo lang. Local consumption. Manila. Oh, Manila din. Manila din. Yun. Walang ano yun. Walang sukat-sukat yun. It is just the number of days and then putol. I-select yan. Ang classification is A, B, and then C. Yan. Ang A, B magsabay, ang C separate, ibang presyo, mas lower. Yung A, B pareho lang. So, i-harvest siya sa farm ng green pa siya? Oo, opo. Doon naman tapos, yan, doon isasakay naman sa boat going to Luzon ng mga 3 nights back? Tracking. Tracking. You mean yung Roro? Baya Sorsogon. Roro. Di ba mas mabilis, mas matagal yun? Mas mabilis kaysa barko. Pero, Sir Grover, may tanong ako. Kasi sabi mo, mabilis, mabulok ang mga saging. So, pag kinuha sila, green pa. Pagdating ba Manila, dilaw na yun. Green pa rin yan. Doon na pahinugin sa Manila. Ididip nila yan ng pangpahinog. Para sabay lahat siya hinog. Merong ano diyan, merong organic. Eh, pagbalik naman ng mga truck mo galing sa Luzon na nagbaba ng saging, ano naman ang kalakal pabalik sa Davao? Yun namang mga dry goods from Baclaran, yung mga ganyan. Oh, I see. Mga damit na yung mga feeds, yan. Yung mga yero. Iba-iba. Yan. Sir, bali ilang days ang farmer and trader? 4 days. 4 days ang biyahe. 4 days ang biyahe. 3 nights, 4 days nga. Nakaba rin, ha? Hindi. Matagal din. Tulad din ng seedlings noon, nung pwede pa siya i-travel, ganun din ang number of days. So, ikaw ba may pa-seminar din tungkol sa pagpaparami ng saging? Oo, meron. Ang ano ko kasi sa saging, ganito. Ang advice ko sa farmer, kung ang farm ninyo malayo sa daan, malayo sa halimbawa yung farm ninyo, gagamit pa kayo ng kabayo, gagamit pa kayo ng kalabaw. Mm-hmm. Huwag kayong magtanim ng saging sa ba or kaldaba or kabindis or lakatan. Do not plant that kasi lugi ka. Pag may brucing yan, pag bili ng trader, mababa ang presyo. Ang itanim mo diyan is yung abaka. Kasi pag putol mo sa abaka, doon mo siya iano, walang problema sa brushing kasi yung fiber ang ano mo, ang gagamitin mo. So bilang mo yun, kahit na kabayo, kahit na kalabaw, wala nang problema, kahit igulong-gulong mo pa yan pagdala mo sa
ano, so walang ano, walang walang damage kasi fiber yung ibababa mo. So yun ang advice ko. So you want to plant abaca? Yes, kasi maawa ako sa farmer na. Oh, maawa ako sa farmer na they were forced to plant saba and lakatan, a very walang daan. So pagdating sa tabi ng daan ng saging nila, maraming bruising, baba ang presyo, but they have no choice. So I make it into a study na bakit ipustro nyo yan? Huwag kayong magtanim ng ganyan. Instead, kailangan pa rin ng seeding yung tinanim yung kakao sa bundok, tanim kayo ng abaka. Kasi yung abaka, fiber yan, kahit igulong mo pa yan pagdala mo sa tabing daan, walang problema, walang mabubrusi kasi fiber na siya. Fiber kasi ang ipagbili mo sa abaka. Yun, marami na rin ang kaya meron akong seedling sa abaka for those farmers na walang daan ang kanilang farm. Yun, na-figure out pa niya yun, ha? Talagang ano yan, ah. 32 years in farming. Yeah. Manong Berry, yung ano pala, itong bala na naman, kunyari, 1 hectare ang natamnan ko, no? Kailan ako kikita dun sa 1 hectare na yan? Mga 10 months. Basta ang tinanim mo ay tissue culture. Yeah. So after 10 months, up to when na ang tuloy-tuloy na harvest na yan? Mga 4 pa na beses. Or even, basta magaling ka, yung sasabi mo, yung sample ang sa iyong farm, ilang taon, sabi mo, 8 years yan. Depende talaga sa management ng farm. Pag walang makapasok na infection, walang makapasok na diseases, well, it will stay there na mataas din. But expect na hindi yun aabot ng 20 years. Kasi ano talaga siya, hindi siya tulad ng kakao na aabot ng kahit ilang taon. Anyway, tissue-cultured banana, when planted, will bear fruits in 6 to 8 months ba, Bear? No, 10 months. In 10 months. Depende sa pag-aalaga. Pero magtanim ka ng intercrop na kakao, 6 to 8 months. Malaki na yung saging mo. Mga 5 feet. Yes, pero mabungas siya 10 months. May nakikita ko dun sa, mabalik ako dun sa, curious ako eh, kasi may napanood po akong video. Yung mismong bunga nung banana, di ba pahaba yun? Meron siya mga 7 na... 11, yes. Nung saging, tapos ginawa niya po, yung pang-8, tinanggal niya na. Saka yung puso nung saging, tinanggal niya na. Para saan po yun? Okay. Minus 1 yun, minus 1 na CP yun. Because para parang brusko yung ibang saging na sitaas. Kasi kung hindi mo putulin yung ika-8 or ika-9 na mga manipis at saka payat yung lahat. Para yung maging malusog. Para maging malusog yung mga saging lahat. So minus 1. Yan ang purpose nila. Kaya po ganun. Maganda eh, para sa ating mga bagong mag... Kahit sa'yo, Kasindo, kahit sa'yo, ngayon, mamunga yung saging mo. Medyo matanda-tanda na yung saging mo. Minus 2. Instead of 12 yan, 10 lang ang i-ano mo. Para malusog yung ano mo. Ayun, babawasan. Malusog at saka mabigat. Parang pinuprun din yung puso. Pinakapukap, opo. Tatanggalin yung puso. Tanggalin ang puso plus yung dalawa na sana sa baba. Nasa baba, yeah. Okay. Gandang pointer siya na. Nadami ang dadayuhin natin kay Kasen. Para malusog. Maganda tingnan yung barbecue mo. Lusog ba siya ako? Naku, nagugutom na ako. Ang sarap ng turo. Hindi na kayo isa to. Pero ito, pasok na po tayo sa marketing. Sir Grover, ang lakatan ba ay hanggang prutas lang talaga? Hindi ba siya, wala ba itong byproduct? Dito na pa-product. Ang lakatan, meron kaming, kasi nung nag-lockdown, meron kaming ginagawa dito na lakatan na banana vinegar at saka banana ketchup.
ka, banana ketchup. Pero pag ano, pag... Lakatan po ang gamit yung banana ketchup. Lakatan, lakatan. Pwede din ang sabak. Any kind, it can be done. Pero pag maganda naman yung transportasyon, wala nang lockdown, ayun. Ah, mas maganda doon kasi well, hindi ka na magpro-process. Diretso talaga sa ano, Manila. Yung mga banana chip, anong gawa yun? Mga banana chip? Sabayan, saba. Hindi pwede, hindi pwede okay. Lakatan. Sabayan, saba. Sa ano din, sa lakatan din, yung mag-oversupply ka, marami kang hinog. Meron ding mga ano dito na vacuum frying. Vacuum frying ang tawag. Hinog na saging, pagkain mo, matamis talaga. Pero hindi siya na durog. Kasi vacuum ang frying eh. Anong yung yung banana cake? Dinurog ang saging doon. Oh, anong klase? Lakatan, mabango masyado yung cake mo. Cavendish, mabango masyado. Pero kung saba, hindi masyado mabango yung cake mo. Yung dalawa, mabango. Yung senyorita, hindi siya pwede kasi masyado maliit. Mabango din. Pwede rin. Sayang banana cake. Senyorita, maliliit eh. Ang nipis ng balat. Oo. Bakit po mas mahal yung senyorita pala? And in terms of prices, bakit po mas mahal? Sa mga I am not so sa scientific explanation, but ang sabi nila ang senyorita has high yung nasa saging, nalimutan ko yung potassium. Yeah. Mas mataas ang potassium level at saka mababa yung glucose niya. Ah, okay. Sa sweetness niya, maganda sa mga may mga diabetes, yung mga matanda na, maganda siya. Pero pinakamaano siya, yung pinakamabilis masira. I have not observed that. Sir Grover, magkano po ang bentahan ng saging dyan sa inyo? Farm gate price as of today ranges from 30 to 38. Per kilo. Pagdating dyan pagdating sa Manila, dito, doble. 100 plus ata or 100 plus triple. Hindi na pasahe. Sinakay sa Loro. Kasama na din dyan ang kasama na din dyan kung mabulok. Yeah. Ayun, may allowance. Oh. May allowance. Eh, kasama yun eh, no? Kasama sa business. Pag mag-breakdown yung truck, they will be forced to sell kung saan banda na breakdown. Maglalako sila sa paligid. Ang advantage, kakainin niyan kahit saan. Kayong ubusin. Nakakatuwa. Pero mas pa rin ako, mas ang role pa rin para sa akin ng banana plantation ay para in preparation para sa cacao. Meron naman ngayong programa si Secretary Dar for Food Security. Merong budget for bananas. Because ang bananas will really isa sa mga magandang pang food security sa Madaling mabuhay. Madali ding kikita. Madaling makarecover yung farmer sa pandemic. Hindi magugutom ang mga Pilipino kapag mayroon lagi at laging magtuturo at paggagay, nakagaya ni Grover at ni Cancel. Yeah. And then, I am just sharing this kasi karamihan kasi sa mindset or mentality ng isang farmer is if they will be planting banana lang talaga ang nasa isip. Why not find ways and means? Now, while waiting for the banana to bear fruit, tanim ka dyan sa gilid. You can plant kasaba, you can plant mga talong or stili, or you can plant, pag malaki na talagang saging, you can plant squash, sweet potatoes. Oh, yun, maraming pera. Opo. Depende. Yung sa amin, palay, tapos merong banana. Yun. Yung gilid ng yung rice field, may yung banana. Yung sa pinapil. Yung sa daan. May basic po ako eh, kaya talagang puro palayan dito. Kaya minsan pag nag-harvest kami, kumukurot na rin kami doon sa banana ng saging na hinog. Pero minsan, nauunahan kami ng kapitbahay. Sometimes, kayo ang nagpapakain sa kapitbahay eh, pero never mind.
Meron na ba yung instance na kinukuha po nung kapitbahay nyo talaga yung mga nakatanim doon sa mismo? Meron talaga, nagkakanakawan po. Sa experience ko, pag marami na talagang bunga yung itinanim mo, you cannot count kung nakunan ba yan ng kapitbahay o wala. The only thing is, sooner or later, they will be caught on hand. Mm-hmm. Oh, yun na. Ikaw yung naglalagay ng mga CCTV, ganun. Security. hindi kaya. Pero sir, bago po tayo magbiwahiwalay, ano po ang parting word nyo or advice sa ating mga kasamahan na gusto po magsimula sa industriya po ng pagsasaging? Sa mga kasama kong mga magsasaka, just be patient. And then, if you fail, try again. That failure make it as your inspiration to do something to make good. And doon naman sa mga retirees o FW, ang pinakamagandang investment is farming. Number one, it would maintain your health. Kahit hindi ka nagtrabaho sa farm, as you go around your farm, nag-exercise ka ng 3 oras, 4 oras, maganda yan sa ating puso. Second, stress reliever ang farm. Lalo na kung ikaw nagtanim and then namumunga na yan. Napakagandang ano mo sa isipan mo at saka sa sarap ng feeling. Maganda ang feeling niya. So, just go on. Failure is there, but just go on. And never then, give up. Never give up. Yan. Very well said, sir. Maraming maraming salamat po ulit. Thank you. Sana my pleasure. Sana maunlakan mo ulit kami, sir. Yes. Mahimay-himay natin ang pagtatanim ng kakao. Yes, ma'am. Pa natin last time, pahapyaw lang yun eh. I am very much willing to share. Yes. Yan. Wala na kasi akong gagawin ngayon eh. Mga bata, nandiyon na sa kanila. So, pag mayroong mga imitasyon ganito, I'm very, very much willing to share kasi marami pang mga farmers dyan na ang alam. Ang ano kasi is just to motivate them and then I will share to them my personal life as a farmer. Kaya natin ito. Siguro I am one of 1,000 but this is not my dream na ganito ang buhay ko ngayon, but it is the outcome of what I did to be a farmer. Yeah. So kung alam ko ito, right after I married my wife, I planted outright all these things. Kasi bata pa ako, marami na akong magagawa sa buhay ko. But it's always on the God's time. It's always God's time. Yes po, perfect timing po talaga at the perfect moment, sabi nga nila. Sir Grover, maraming salamat po. Kailangan po po namin ng maraming Grover Rusin. May isang inspirasyon sa amin. Maraming salamat po. Docora and Casendo, thank you po. Thank you. Bless you all. Thank you. Sa ating mga ka-agree, magkita-kita po tayo ulit. Ito po ang mag-agree na tayo. Mag-agree na tayo. Agree na tayo. Mag-agree na tayo.